sa kalagitnaan ng gabi, Biyernes Santo noon. Naglalakad noon si Leon sakla, malapit sa kanilang tahanan papunta sa krus na daan. At tangan-tangan nito ang isang patay na musang. Sa mga hindi nakakaalam, ang musang ay isang klase ng pusang gubat. Umalimit na makikita sa mga probinsya na ninirahan sa mga Kawayan o Kakahuyan. Mahaba ang buntot ng pusang ito, pati ang nguso. Dahilan naman kaya ang itsura nito ay napakatapang at mabagsik. Kulay abo na mangitim-ngitim ang kulay ng balahibo. Pero maihahambing na rin ang laki nito sa normal na pusa. Mas mahaba nga lang ang katawan at mas malakas tumalon. At di hamak na mas malalaki ang kuko nito. Sa kwento tayo, yung patay na musang na daladala ni Leona ay nakalagay sa isang palayok na gawa sa clay. At nakabalot sa itim na tela yung musang. Medyo malaki naman yung palayok, kaya napagkasya niya yung patay na musang. Pagtungtong na pagtungtong ni Leon sa gitna ng krus na daan o crossing, may dala rin siyang pala noon at piko. Kaya't doon ay nagsimula na itong maghukay sa gitna ng daan. 1984, Western Samar, Gandara. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon. Sa paki ng subscribe button. Salamat. Siguro ay nagtatanong na kayo sa inyong kaisipan kung bakit naman ginagawa yon ng pangunahing karakter natin. Ginawa yon ni Leona dahil sa isang mutya o birtud na nais nitong makuha mula sa musang. Nakuha niya ang musang na yon sa isang mayabong na kawayan na di kalayuan sa likod ng kanilang bahay, tabi na yon ng ilog. At bago matapos ang alas 12 ng gabi ng Biyernes Santo, ay natapos ng ilibing ni Leona ang bangkay ng musang na nakapaloob sa palayok. Pagkatapos niyang patarin ang lupa upang di mahalata ng iba ang pagkakalibing niya dito. Umuwi na siya noon ng kanilang bahay. Nanooy ang tanging kasama niya lamang ay ang kanyang kapatid na lalaki rin na sunod sa kanya. Mas magulang ng 3 taon doon si Leon, kaya ang panganay. Tawagin na lang natin sa pangalang Lirio ang kapatid ni Leon. Kasama ng magkapatid na ito noon ang kanilang lolo sa ama. Dahil sa ang kanilang ina ay umalis na noon ng kanilang bayan nung musmus pa lamang sila. Sabi ng kanilang lolo na nagngangalan naman na Hermilio dito sa kwento. Pumunta raw sa Maynila at nakipagsapalaran ang ina nila ayon sa kanilang lolo. At mula noon ay hindi na rin ito bumalik pa. Ni hay ni ho, wala. Ang tatay naman nila noon mula nung nawala ang kanilang ina ay wala na itong inatupag kundi inom ng alak sa araw-araw. Kaya naman di nagtagal ay ginumon na rin ito ng sakit dahil sa sobrang pagkalasinggero nito. Yun na rin ang kumuha sa kanyang buhay. Sa makatuwid, ulila na si Leon at ang kanyang kapatid ng mga panahong ito. Gayunpaman ay napalaki naman ng maayos ng lolo nila ang dalawang binatang ito na may takot sa Diyos. At ang ikinabuhay nila ay ang pagsasaka. At ang isa naman ay ang panggagamot ng kanilang lolo. Kung hindi nyo kasi nalalaman, ang lolo ni Leon ay isa sa bantog sa kanilang lugar na pumapatay ng mambabarang at mangkukulam. At ang sabi-sabi pa sa kanilang baryo na naranasan na nitong nakipagtunggali sa mga aswang. May tawag nga sa kanya ang mga taga sa kanila, Hermilyong Latigo. Yon ang pangalan niya sa mga nakakakilala sa tunay nitong pagkatao. Dahil ang armas nito ay isang buntot pagi lamang na siyang pinanlalaban niya sa masasamang elemento. Hindi humihingi ang lolo nila Leon ng bayad sa ginagawa nitong panggagamot. Husang ibinibigay lang yon ng mga napapagaling niya. Kahit kasi tanggihan niya yon. Karamihan sa mga nagiging pasyente niya
ay iniiwan na lang ang pera o mga bagay na makakain. Minsan bigas pa nga eh. Pero ang kalimitan ay pera na, na inilalagay na lang nila sa munting mesa nito, na nagsisilbing altar na rin nito sa lugar ng kanyang gamutan. Ngayon ay naiintindihan na natin kung bakit alam ni Leon ang kanyang ginagawa patungkol sa pagkuha ng birtod ng musang. Matik na, siguradong turo rin yon ng kanilang lolo Hermilio. Hinayaan lang ni Leon na nakalibing ang musang doon sa cross na daan, dahil makukuha pa lang niya ang birtod noon pagkatapos ng isang taon. At ang araw ding yun ay ang araw ng Biyernes Santo sa oras ng alas 12 ng gabi. At nagdaan nga ang isang taon. Muling binalikan ni Leon ang krus na daan na siyang pinaglibingan nito ng musang. Alas 12 in punto ng gabi ng Biyernes Santo. At ayon sa sinabi ng lolo ni Leon, pagkahukay na pagkahukay ni Leon doon, pagkakuha niya ng mga buto ng musang, ay agad niya itong ilabas at ipaibabaw sa lupa. Sa kinalalagyan nitong palayok ay basagin niya na yun upang maaninagan ang mga buto ng liwanag ng buwan. Pagkatapos ay usalit ni yun ang mga katagang itinuro ng kanyang lolo. Tapos ay ihian daw ni Leon ang mga buto ng musang na nakikita niya. At katangi-tangi ang mangyayari sa birtuda kapag nabasa na ni Leon yun ng kanyang ihi mismo. Dahil ayon sa kanyang lolo, magbabaga ang kapirasong buto na yun na magpapahiwatig na yun na ang kanyang hinahanap na birtud ng musang. Pero hindi magiging madali ang mga kaganapan oras na napulot na yun ni Leona, dahil dun palang lalabas ang gabay nito na sinasabi sa mga makalumang aklat ng mga antingero na galing sa karunungan ng mga sinaunang tao pa sa Ehipto, na isa ring pusa na pinapaniwalaan nilang likha ng Panginoon na kanilang sinasamba, at ang pangalan ng gabay ay Ra. Nagawa naman ng matiwasay ni Leon ang mga proseso ng pagkuha sa birtud na yun. Ngunit pagkapulot ni Leon ng birtud, kahit nagbabaga ang tekstura noon, ay hindi naman siya napasok. Maliit lang yon na parang nanggaling din sa pangil ng musang. Agad yun na inilagay ni Leon sa itim na tela at ipinulupot niya agad upang maisilyado yun sa baybulsa niya. Doon ay agad nang naglakad si Leon papauwi sa kanila. Pero nung habang naglalakad na siya, pansin ni Leon na kahit anong bilis nitong maglakad, ay parang hindi na siya nakakaalis sa lugar ng krus na daan. Para bang nauulit at nauulit na lang yung kalsada na binabagtas nito. At habang pinipilit nito na makaalis doon sa pamamagitan ng mabilis na paglalakad, hanggang sa tumakbo na ito. Pero wala pa rin. Parang lalong humahaba yung daan na kanyang binabagtas. Hanggang sa naisipan ni Leon na baliktarin na ang kanyang damit. Pero hindi naman siya nawawala. Baka sakaling masumlang niya ang nangyayaring kababalaghan sa kanya. Pero wala pa rin. Hanggang sa humihingal na ito at hindi pa rin yun makaabot sa bahay nila. Lolo! Lolo! Anong gagawin ko? Salita ni Leona hanggang sa bumagal na ito sa pagtakbo. Yung parang nagja-jogging na lang siya. Ganon. Nang makarinig na siya ng mga tunog ng uwak.
tapos ay mga sari-saring hayop na sa paligid. Pero wala namang mga punong nakikita nun si Leona sa palibot ng kalsada na kanyang kinalalagyan. Sa katunayan nga ay nakikita nun ni Leona ang kabukiran. Open field kumbaga. Kaya't laki pa rin pagtataka niya saan din nanggagaling ang mga tunog ng hayop na parabang malapit lang sa paligid niya. Nang maya-maya pa, nakakita si Leon ng isang pusa na may ihahambing ang laki nito sa isang urbon. Alam nyo ba yung urbon, mga kabagis? Anak ng kalabaw. Yun ang urbon, mga kabagis. Sa inyo, anong katawagan sa inyo noon? Baka may alam kayo. Comment nyo na lang, mga kabagis ko. Balik tayo sa kwento. Doon ay napatigil na si Leon sa kanyang pagkilos dahil nasa gitna ng kalsada ang napakalaking pusang itim na parang inaantay siya nito. Segundo lang ang lumipas. Pagtigil niya, yung pusa na singlaki ng urbon nga, nagimbal si Leon dahil doon niya naaninag ang kabuuan nung nilalang dahil may mahaba itong buntot at mahaba ding mga nguso. Maihahalin tulad ang pagmumukha nun sa isang musang din na mabagsik ang itsura. Doon ay napagtanto na ni Leon na baka yun na ang gabay ng kanyang mutya. At ang lahat na nangyayari sa kanya kanina pa, pagpulot na pagpulot nito ng birtud ng pusa, ay yun na ang pagsubok ng gabay nito. Wala namang binilin sa kanya ang luha niya na kalabanin iyon. Ngunit ano ang gagawin niya para magawa niyang iwasan ang kababalaghan na nangyayari sa kanya? Hindi makagalaw noon si Leona sa kanyang kinatatayuan. Nang marahan nang lumapit sa kanya ang nagngingit-ngit na pusa na nagaangil pa at napakatalas ng tingin nito sa kanya, na parabang gusto siya nitong lapain ng buo. Gagalaw sana si Leona, ngunit wala. Para siyang naipako sa kinatatayuan niya. Hanggang sa palapit na ng palapit ang pusang napakalaki at napakaitim pa nito. At nag-umpisa na nitong ibuka ang kanyang pahabang bunganga. Hanggang sa kinagat na si Leon sa kanyang katawan at napapikit na lang si Leon sa nangyari dahil wala naman siyang nagawa. Ngunit pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya ang napakaraming bituin sa langit. At nang tignan niya ang kanyang sarili, nakahandusay siya malapit sa butas na kanyang pinagukayan nung musang. Opo, tama kayo sa narinig niyo. Nasa gitna pa rin ng krus na daan nun si Leona na nakahiga. Agad siyang bumangon sa lupa, sabay kapakapa niya sa kanyang bulsa. At dali-dali niya yung binulaslas. Doon ay nakita niya ang kapirasong buto na kanya ring nakuha kanina pa. Ibig sabihin, totoong nakuha na niya ang mutya ng musang. Hindi alam ni Leon kung panaginip ang nangyari sa kanya o nakatulog nga ba siya sa gitna ng krus na daan. Basta ang importante ay nasa kanya na ang birtud na ninanais nito. Pagkatapos ng pangyayari, kinuha na ni Leon ang pala na kanyang pinanghukay at tuluyan na itong umuwi sa kanilang bahay. Dala-dala ang birtud ng musang. Natuwa naman ang kanyang lolo Hermilo noon dahil sa wakas, kikinita-kinita na nito na may susunod na sa mga yapak niya bilang isang albularyo o isang antingero. Ipinatanim ni Leon ang mutya na yun sa isang bahagi ng kanyang katawan.
para hindi na ito mawala sa kanya, sapagkat ang pagkakaroon ng ganong birtud sa katawan ay nangangahulugan ng kakayahan din ng isang pusa o musang. Una dito, ang talas ng paningin sa dilim, pati ang kunat ng kabal. Sinasabing pampaswerte rin ito sa sugal. Pero hindi naman yun yung hangarin ni Leona. At sunod pa doon ay ang pagiging alisto sa pagkilos. Sinubukan nga ito ng lolo ni Leon eh. Pinaakyat noon si Leon sa matayog na puno ng nyog. Sinabi ng kanyang lolo na tumalon siya mula sa tuktok noon. Nung una ay natatakot pa si Leon. Pero ang sabi naman ng kanyang lolo Hermilio na magtiwala lang siya sa kanyang birtuda at sa pananampalataya. Sa pagkakasambit naman noon ng lolo niya, pagkatapos niyang umakyat, tumalon si Leon mula sa pinakatuktok ng nyog. At sa maniwala kayo't hindi, pag-abot ni Leon sa baba para yung bumagsak na pusa, nauna yung kamay nito at paa na para bang wala lang. Yun bang parang ang gaan-gaan lang niya? Pero ang pagtatangan nga ng mga ganitong birtud o karunungan ay may karampatan din na hamon. Nang isang araw, itong katid ni Leona ay nakipag-inuman sa kapitbahay nilang baryo. Ang kapatid ni Leona si Lirio noona ay may kaibigan kasi sa kabilang baryo. Piyesta yung dinayuhan niya na okasyon. Ayon sa kwento ni Lirio sa kuya niya, nung naiuwi na nito ang kanyang sarili sa bahay nila dahil nga may masamang nangyari kay Lirio. Sa nangyari muna tayo kay Lirio, doon sa barangay na dinayuhan niya. Habang nagiinuman sila, may isang lalaki na pumasok sa bakuran ng kaibigan ni Lirio. Napakayabang daw ng lalaki na yun. At kung ilalarawan natin ang pagkamayabang noon, di ba may saksakan ng yabang? Yun, barilan talaga ng yabang. At ang pangalan nito ay Makol. Pinagyayabang nito na kesyo nang galing na daw siya sa Biringan at nakalabas pa siya mula doon. Dahil daw sa tangan niyang mutya o birtud sa kanyang katawan, hindi naman pinapansin noon ni Lirio yung lalaki na yun na halos kaidaran din ng kuya niya. Pero ang nangyari kasi, dahil nga doon sa lalaking dumating na si Makol, habang nagiinuman na, ay napunta na sa agimat mutya o birtud yung usapan. Hanggang sa payabangan na ang mga ito nung nakahalo na ang espiritu ng alak sa kanilang katawan. Nakakarami na sila noon ng nainom na alak eh. Ngunit itong si Makol na mayabang ay parang hindi nalalasing. Nagpatuloy ang kwentuhan at yabangan hanggang sa napunta ang usapan kay Lirio. Dahil sa nakita ni Makol na kwintas ni Lirio, masama ang tingin ni Makol sa kwintas nito na pilak na San Benito. Pero di naman yun pinagyayabang ni Lirio. Basta ang sabi lang niya ay bigay lang naman daw yun ng lolo niyang manggagamot bilang anib niya sa katawan. At ang totoo ay hindi naman siya mahilig sa mga ganong bagay kagaya ng kuya Leon niya. Mula naman ng oras na yun ay parang kinursunada na si Lirio nung nagngangalang Makol. Lalong-lalo na nung nalaman nito na dayo si Lirio sa baryo at ang lolo nito ay isang batikang manggagamot. Nang tatayo na sana si Lirio upang magpaalam sa inuman, "Mga pre, uwi na ako. Baka kasi pag uminom pa ako, wala nang matitira sa akin sa pang-uwi." Paalam ni Lirio sa kaibigan nito, sabay tayo na. Ngunit nagsalita naman itong si Makol. "Abay, tagay ka pa pre, bago ka umalis. Ang hina mo naman. Apo ka pa naman ng manggagamot ng tinatawag nilang Hermilyong Latigo." Salita nito, medyo masama na ang tingin noon ni Lirio kay Makol. Dahil parang may painsultong kasama na ang pananalita nito sa kanya. Ngunit nagpigil pa rin si Lirio bilang respeto sa kaibigan niyang dinayuhan. Kahit na sa loob-loob niya noon ay nagpupuyos na ito sa galit.
Tumalikod na lamang noon si Lirio at aalis na nga. Nang tumayo rin itong si Makol, sabay hawak sa balikat nito. Doon ay biglang sumabog ang galit nito sa lalaki. Sabay harap niya at wika ng, "Yawa, bitaw mo ko." Salita nito kay Makol sabay sapak agad. Sumabog na sa pagpipigil sa galit si Lirio. Doon ay gumanti naman ng sapak yung si Makol. Hanggang sa nagbunuan na nga ang dalawa. Suntok, sapak, tadyak. Gantihan ng dalawa sa kanilang laban. Hanggang sa tumuob na sila sa lupa sa kakaawat din ng mga kasama nila. Hanggang sa nagkapunit-punit na ang damit ng mga ito sa kakaawat ng mga yun. Ni isa kasi sa kanila ay ayaw papigil. Pero sa dami ng umawat sa dalawa ay napaglayo rin nila ang mga ito. Sandali pa ang lumipas ay pinauwi na noon ng kaibigan ni Lirio yung si Makol. Dahil nagdudulot nga lang yun ng gulo. Pero bago pa umalis yun, nag-iwan ito ng pagbabanta. "Pwe! Tarantado ka po ng magagamot! Babalikan ka namin! Akala mo siguro, makakauwi ka pa ng buhay!" Salita nun at ngisi nito, kasabay ng masama nitong tingin kay Lirio. Sabay alis na nito. Doon naman ay pinagpahinga muna si Lirio ng kanyang kasama. Lininis na lang ang basag nito na bibig at kilay dahil nga sa suntukan nila. Nang sumapit na ang hapon na, nung medyo malamig na ang kapaligiran na, dahil sa malapit na rin ang paglubog ng araw, nasa daan na noon si Lirio. Pinahiraman na lang ito ng damit ng kanyang kaibigan. Pinipilit pa nga siyang ihatid noon ng kasama niya, ngunit tumanggi na rin lang si Lirio. Dahil sa alam niyang lasing na rin ang mga yun eh. Hanggang sa inabutan na ng takip silim itong si Lirio sa daan. Medyo madilim na noon. Nang nakaramdam si Lirio ng yabag sa gilid-gilid ng daan. Tapos ay parang may tunog ng panggagalaiti ng pag-angil ng isang aso. Hindi naman sa takot si Lirio noon. Kaso, nag-iingat lang siya. Kaya't nag-apura na itong naglakad. Pero isang malaking itim na aso ang sumalubong sa kanya. Mapupula ang mga mata na nanlilisik na umaangil sa kanya. Tumayo ang mga buhok noon ni Lirio sa kanyang katawan dahil sa pagkagimbal. Di naman siya sigurado kung elemento o aswa ang nasa harapan niya. Nang nakarinig na naman siya ng isang pag-angil sa kanyang likuran. Ganon, gusto sanang lingunin niyo ni Lirio. Kaso, baka pag nilingon niya yun, baka naman unggaban na siya nung nasa harapan niya. Kaya't ang ginawa niya, "Hila lang, lumayos ka sa harapan ko, kundi sasamain ka." Salita ni Lirio, ngunit tulak ng bibig-kabig ng dibdib na lang ni Lirio, sa takot ang sinambit niyang yun. Dahil wala naman siyang dalang armas o kahit pinatulis man lang na kahoy na panlaban sa yun kung aswang nga sila. Nung tatakbo na lang sana si Lirio, may sumunggab sa kanya sa kanyang likuran. Dahilan upang mataob ang katawan nito sa lupa padapa. Hindi alam ni Lirio kung ano ang nang nayona. Ngunit pilit itong bumalikwas ng pagharap sa pagkakahandusay nito at nakipagbunuan na sa dalawang malalaking aso. Nakita niya yon nung nakaharap na siya. Napakaitim ng kulay ng balahibo ng mga yona. Sumasapak noon si Lirio sa mga yun, ngunit mas madalas ang pagsalag nito. Hanggang sa naisip ni Lirio na hablutin ang kanyang San Benito medalyon na bigay ng lolo niya. Pagkahablot niya sa liig niya noon, inihampas nito agad sa isang nilalang. Nang marinig niya yung umangil na parang nasaktan, kaya't hinampas niya rin ulit yung isa. Umangil din yun at umatras.
Ngunit pagkaatras nila, nang gagalaiti pa rin ang mga yun na siya ay gustong sunggabana. Pero doon ay sinamantala na ni Lirio ang tumayo at tumakbo. Hanggang sa nakaabot na nga siya sa kanilang bahay, nadubuan ang katawan. Dahil sa napakaraming sugat nito sa katawan, dahil nga sa pag-atake sa kanya ng dalawang malalaking itim na aso. At naitaon pa na wala doon ang Lolo Hermilio nila ng gabing yun. Dahil sa dumayo rin ito sa ibang lugar, dahil sa sinundo ito ng mag-anak ng isang pasyente na malubha ang karamdaman. Minabuti kasi ng mga yun na tawagin lang ang lolo nila dahil sa lumpo na yung ipapagamot ng mga yun. Kaya't si Lolo Hermilio na ang dumayo sa makatuwid. Sila lang na dalawang magkapatid ang nasa bahay ng gabing iyon. Wala pa ang kanilang lolo na mas nakakaalam ng mga bagay-bagay patungkol sa kababalaghan na nakaharap ni Lirio. Ngunit bigla namang naalerto si Leona nang may sumigaw sa labas ng kanilang bahay. Ganon yung tunog na parang nagiinat-inat. Alright, yun! Hanggang ato lang to mga kabagis ko. Kaya siningit ko na rin. Pagsabayin na lang natin bukas yung talim tsaka part 2 neto. Ah mga kabagis ko? Tapos yung pa-shoutout natin ay sa talim na rin lang. Ngayon, ang bati ko naman sa inyo. Advance Happy New Year mga kabagis ko. May New Year's resolution na ba tayo? Para sa mga sarili natin mga kabagis? Eh basta, pag sinabi nyo sa sarili nyo, gawin nyo. Yun lang naman yun. Dagdag ko lang, salawikain ko to galing sa akin. Kailanman ay hindi mo malalaman ang tama kung hindi mo nalalaman ang iyong sariling pagkakabali. Kaya't kung sa tingin nyo mga kabagis na may mali tayong nagawang hakbang this 2022, di wag mo nalang gawin yun sa susunod na taon, hindi ba? At yun nga ang totoong essence ng New Year. Panibagong taon, panibagong pakikipagsapalaran. Dala ang armas ng mga natutunang pagkakamali sa nakaraan. At wala talagang magbabago kung wala kang gagawing bago. Yun, no? Salamat sa suportang tunay.